Okay, tapusin natin to. Last 1, 2, 3, 4 verses. 4 na lang. Na ginagamit ng mga Calvinists para depensa niya kanilang turo. Ang Diyos ang namimili sa langit, sa impyerno. Wala pala akong verse. Okay, ito nga yung ibig sabihin ng ano, define muna natin yung perseverance of the saints. Bangit ko na kanina to, lahat daw ng ligtas ay lahat ng temptation mo overcome nila eventually. Hindi naman sinabing lagi. At saka agad-agad. Sinasabi din nila. Pero eventually daw, ma-overcome yun. Kasi nga, ligtas ka eh. At siguradong sila'y gagawa ng good works. Kasi nga, ligtas sila eh. Kaya sinasabi nila, anong ebidensya na ikaw'y ligtas? Ligtas ka ba? Mapakita mo sa iyong gawa. Naghalo-halo na. Ebidensya ba yun? O, sige, ito yung challenge dyan. Una, walang Bible verse doon. Meron ba? Tingnan natin sa... Example tayo dito sa Galatians 2. Ito yung si mismong... Si Pedro, pastor na si Pedro. Okay? Siya pa yung pinaka-leader. Nagkakasala pa rin ba si Pedro? Pinagalitan nga siya ni Pablo eh. So, hindi automatic yun na hindi ka na magkakasala at hindi ka magigive sa temptation. Meron pa rin. At hindi lang si Peter yun, si Paul, lahat, si John, lahat yan. So, wala tayo kailang sabihin doon kasi wala naman sila matibay na verse. Anyway, Matthew 24:13, ito yung famous din. Daming beses ko na narinig to. Okay. 24 ano? Soriano, ginagamit nila to. 13. Lahat actually. Kahit si ano, di ba? Inanggit niya to. Okay, pakibasa. Ready, go. Ngunit ang as sa kanila na sila nga na matira or hanggang huli daw talagang Kristiyano pa rin or something, siguro naglilikod pa rin sa Diyos, sila ay maliligtas. So, ang linaw niya, di ba, Pastor? Ang linaw niya, no? So, tama ba yung Calvinist? Kasi kailangan mo mag-endure to the end at pag sigurado yung pag ikaw iligtas, hanggang huli yan, andong ka pa rin. Okay? Ang problema, ganito. Sa Matthew tsaka sa Mark, actually, pareho yan eh. Babanggitin dito na mayroon siyang ang context nito ay anong kaligtasan ba yan? Kalo ba yan? Yan ang challenge doon. No, bakit sa context sa 22, ilang verse after niya, sabi niya, pakibasa, ready, go. Okay, so pareho, di ba? Kaligtasan ang pinag-uusapan. Kaso, dito nilinaw na yung pinag-uusapan kaligtasan ay laman. Alam niyo yung flesh, di ba? Laman. So, paano masabing naligtas ba yung laman niya? So, hindi na siya napatay, di ba? So, ito nga, medyo na-discuss natin sa revelation natin ito, di ba? So, sobra yung persecution sa tao. Siguro nga, may mga drones na daw dyan eh. Wala na sinabi dito, pero doon natin na yung internet, masasurvey tayo, surveillance. Alam na kung saan tayo pupunta. So, mahirap tayo makatakbo sa kanila. So, pag nagtagal-tagal pa yun, sigurado lahat tayo patay. Kahit nasa bundo ka, eh, sa dami ng drones, malolocate ka. So, kaya ang gusto, ang ginawa ng Panginoon, para hindi naman, pangit naman nung lahat ng Kristiyano na matay, pangit naman yun, di ba? So, para maganda yung kwento, climax, talagang papatay na tayo. Pero, boom! Bago tayo mapatay lahat, di tayo mapatay lahat, yung iba maliligtas. Ang laman, hindi kaluluwa. Kasi yung kaluluwa, again, pagligtas ka, alam mo na na hindi naman by works yun. Manampalataya ka lang, anak ka na ng Diyos, sigurado ka na sa langit. Ang problema sa kanila, kaya hindi naman maintindihan yun, kasi hindi sila ligtas eh. E paano yung mga Baptist na saved na naloko lang dito? Yun nga, naloko sila dito. Magiging, ano tawag dito?
hindi sila ganun ka-effective sa soul winning. Pag pumasok sa kanila idea na Diyos pala namili na. At ang kaligtasan ay, actually, hindi natin natawag ng baptism. Pero itong mga to, works based pa rin itong mga to eh. So, ilang ganun kasimple to, pati sa Mark, ganun din yan, sa Mark 13. Sinabi doon, kailangan manatili para maligtas. Later, sasabihin ay, yung flesh, hindi yung kaluluwa. Okay? Question? Question? Wala. Sa inyo, anong tanong eh? Question? Ibig sabihin, pag ano, pag agad, pag resurrection, rapture, kasama yung katawan? Yes, pero glorified body na, hindi na exactly ito. Kahit yung mga namatay? Hmm. Babaguhin yung ano. Ibig sabihin, pag ano, halos mauna sila, yun sabi sa Thessalonians eh. Pero halos sabay lang din yun. Mauna sila, boom! Tapos tayo lang, boom! Hmm. Alin? Hindi kasi iniisip ko po, ano eh. Patay na pero wala pong rapture. Patay na, sino na sa labas? Pato. Okay. Ano yan? Patay na, pero wala pa yung rapture. Nasa langit yung kaluluwa, yung katawan nasa sa lupa. Nabubulok yan eh, di ba? Yung physical body. Kaluluwa nasa langit. Pag rapture, sasalubungin ng katawan tsaka yung kaluluwa. Yun, anong tanong mo? Kaya ano mangyayari sa sila. Hindi nga, magsasalubong nga eh. We will be changed. Ibig sabihin, yung status niya sa langit kasi kaluluwa lang, as in. Pero pag rapture, mariredeem yung sinasabing yung kabuuan natin. So kasama yung laman. Pero hindi ko alam exactly kung paano mangyayari yun. Na, di ba, kung science ang lahat kasi ng bagay sa mundo talaga naisira eh. Di ba? Atomic level. Hindi naman. Basta molecular level. Naisira yan. Magiging madedecompose yan. So, paano yun? Hindi ko alam. Basta sabi na sa Bible, babaguhin tayo. At hindi tayo kaluluwa lang kasi glorified body na sinasabi nga yung kay Jesus. Do si Jesus kasi hindi na siya ano eh. Hindi siya nag-decompose din eh. Kasi 3 days lang. Pero tayo, ayun kasi sabi dun, anyway, napatatapot sa rapture. Ayun nga, kasi yung flesh siguro. Yung sinasabi yung flesh dito, yung mga bago pa yung malapit na mag-rapture. Yun ang ibig sabihin nun. So, malapit na mag-rapture, napapatay na tayo lahat. Hinahanap tayo, mapatay tayo. Bila nag-rapture, boom! Siguro, ano yun, no? Talagang mapatayin ka na. Tapos biglang rapture. Yun yun. So, yung naligtas doon, flesh. Kasi nga, matagal ka naligtas. Okay? Last, second to the last. Ang siya muwi. Matthew 7:16. Ah, ito. Maganda to. Andito na yung verse eh. Matthew 7:16 and then 20. Alam na agad natin yung context dito kasi alam natin yung 16 and 20, di ba? Yung beware. Ay, mali. 7. Ano pala yun? San ba yung iba pala yun? Dito yung mga false teacher to. Anyway, kusa natin. Sabi dyan, you shall know them by their fruits. Do men gather grapes or thorns or figs or tittles? So 20, wherefore by their fruits ye shall know them. Ang assumption nila dyan ay dapat ano, magpe-persevere yung mga saints kasi sabi dito kung hindi sila nag-produce ng good works, eh hindi sila ligtas. Walang good works eh. Ang tanong yun ba yun? Ang context dito actually sa mga lingkod ng Diyos lang. Okay? At saka ang fruits dito hindi yung ginagawa mo kundi yung mga bunga mo, yung mga na-win mo sa Panginoon. Okay, hindi yan salvation of the soul na naman.
full rewards ito, especially sa mga minister tsaka preacher. Okay? So, katulad niya, kaya sinasabi ko minsan sila, ikaw tinatanong, magbibisita dito yung ibang pastor, tatanungin kayo nun. Ewan ko lang, ha? Pero ako, ganun ako. Ligtas ba kaya anong ginawa nyo? Para lang malaman mo, huhusgahan mo yung pastor dun sa mga tupa. Ganun yun. Kung hindi natututo yung mga tupa, ang daming unsaved sa tupa, hindi tama yung turo nun. Amen? Or, ang sakali lang siguro, unusual ano naman yun. Pero hindi niya ginagawa yung trabaho niya pag maraming diligtas. Amen? Yun ang sinasabi dito, hindi sinabi dito ang ano, siguradong lahat ng ligtas ay magpupudos ng, hindi pwede yun. Dahil maraming example sa Bible na mga katulad nga ni Lot, and then yung iba pa na hindi nagbunga kasi either wala na sila pagkakataon, no? Sobrang talagang disobedience. Katulad iba sa inyo, gusto niyo ba maging ganon? Yung walang kabunga-bunga, puro bunga nga, walang bunga. Sino gusto magbunga dito? Iba, ayaw. Ay, so yung bunga, ibig sabihin, nadidiligan ka ng salita ng Diyos, magbubunga ka. Una yung fruit of the Spirit, pero especially yung soul winning yan eh. Hindi ka pwedeng hindi makakawin kasi nga, yan ang trabaho natin eh. Kahit akay sa umpisa, yaya ka lang, invite. Kasi kasanda, salamat yun. Pinakilala tayo doon. Tama nga naman kasi walang sablay kasi kaya pala open na open to. Tagal na nag-chat sa akin ito eh. Sabi ko, tayo dito. Tagal na. Nung isa pa, di ba, sinasabi ko sa'yo dati. Kaso yung pala, hindi sila madalas doon, kaya hindi mo nakakausap. Kaya hindi na ako nagulat. Nung pagpunta namin doon, maganda. Maganda yung pagtanggap sa amin. So kasi, kahit na paano, ang ginawa lang niya, bago pa lang yan, ha, mananampalataya. Ha. Invite lang. Pag sinabi ko, pwede ba kami dyan? Opo. Minsan doon kayo nag-uumpisa. Dyan nag-uumpisa ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Pero pag so, matured na matured ka na, ikaw na. Diba? Hindi ka na sasabihin, no? May schedule tayo na soul winning, ha? Minsan kahit walang schedule, soul winning. So, yung sabi dyan. So, again, hindi yan kaligtasan ng kaluluwa. Yan ay rewards. Okay? At specifically, sa mga ministers yan, hindi yan sa lahat ng Kristiyano. Therefore, hindi applicable yan sa kaligtasan ng kaluluwa. Okay, last. Ito ang medyo ano din. Okay, 1 John 3:9. 1 John 3:9. Nasa likod yan, ha? Iba yung John sa 1 John, ha? Okay. Hey, basa, ready? Go. Whosoever is born of God does not commit sin, for his sin remains in him, and he cannot sin because he is born of God. Rin ang ballpen yan. Okay. Ang galing ka mag-drawing? Ang galing ka mag-drawing? Sakto lang. Sino ba isang magaling DM, yan. Isalin din. Ayun. Jamie din. Okay, so yan, ang linaw niyan. Ginagamit nila to, pero again, out of context. Pag binasa mo siya ng verse lang, whosoever is born of God doth not commit sin. Sa Tagalog, pag ikaw daw ay born of God, kasi born again, anak ka ng Diyos, ligtas ka. Sabi dito, doth not commit sin. Pag ligtas ka na, hindi ka na nagkakasala, kita nyo na. Kasi, for his seed remaining in him, which means, hindi na maaalis sa'yo ang Panginoon. At he cannot, hindi ka na nagkakasala. Because he is born of God. Ang tanong, sino hindi nagkakasala dito? Dati, hindi ka nagkakasala. Nagkakasala ka. Nung naligtas ka, hindi ka na nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Kami. Juliana. Ano? Ano? Nagkakasala. Malinaw yan, ha?
Eh, ba't ganun? Sabi dito, hindi ka siguro ligtas. Sabi dito, hindi na nagkakasala eh. Yun ang problema, di ba? Napansin nyo ba? Makinig lang, makinig. Amaya na, uwi nyo na yan para basahin nyo. Makinig lang dito, makinig. Last na to eh. Kasi ito talaga problema to ng marami. Lalo pag hindi natuturuan, yung iba gusto lang basa ng Bible, walang church. Kahit anong ano mo dito, talagang kahit anong, wala kang kawala dyan eh. Kailangan mo yung context ng buong Bible para masagot mo yan. So obviously, lahat ng tao nagkakasala, including yung anak ng Diyos, paano yan? So yung sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Yan ang sasabihin nila, pero din. Again. So, naalala nyo yung trichotomy natin, di ba? Pag-usapan pa rin namin kahapon yan eh. Anyway, tayo, ano tayo? Body, soul, and spirit. Sa mga ligtas, buhay lahat yan, di ba? So, sino yung hindi nagkakasala dyan? So, definitely yung soul, ikaw yun. Siya nagkakasala ka, yung katawan mo, yan ang nag-u-joke sa'yo magkasala. So, yung spirit na nakikipag-ugnayan sa Diyos, nagkakasala ba yun? Yung binuhay ng Diyos, yung na-born again. Yung sinasabi dito, ang na-born again actually is yung spirit, binuhay yan ng Diyos eh. Kaya nga may ugnayan ka na ngayon sa Diyos. After mo maligtas, naiintindihan mo na yung Bible. Kasi ang nabubuhay sa'yo, yung spirit ng Diyos, nakipag-ugnayan yun. Therefore, tinuturoan nun yung or naging stuck yung sa kaluluwa and then syempre yung kaluluwa naging stuck sa katawan. Okay, yun yung sinasabi doon. So, tapos ang problema, di ba? Hindi nila pwede sabihin na hindi sila nagkakasala kasi nga, napakasinawaling nun. Nasaan na ba yung, mayroon ba ako dito? Mayroon ba ako dito? Verse, yan. 1 John 1:10. Oh, parehong book. Okay, earlier lang. Sabi dyan, 1 John 1:10, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So, pag sinabi mong wala kang kasalanan, sinungaling ka. Ibig sabihin, hindi totoo yun. Kaya siya sabi dito, hindi nagkakasala, ibang party yun. Yun yung spirit. Kasi sabi ng sabi, yung born of God. Eh, matagal na pinanganak yung kaluluwa mo tsaka yung katawan mo, di ba? So, pag na-born again ka ngayon, nanampalataya sa Panginoon, nang pinanganak, walang iba kundi yung spirito ng Diyos. Ah, spirito ng tao. Okay. Na nakikipag-una yung spirito ng Diyos. Okay. And then sabi sa... Ayun na yun. 1 John 1:12, become the sons of God. Sino yung naging anak ng Diyos? Actually, yung kabuuan mo. Okay. Pero particularly, yung pinanganak nga magmuli, ano yung pinanganak? Spirito yun. Amen? Yung kaluluwa, matagal lang nandiyan eh. Yung katawan nandiyan, laki mo na nga, di ba? So, yung pinanganak lang actually dyan, yung spirito. Pero, yung kabuuan mo ngayon, anak ka na ng Diyos. Sino hindi nagkakasala doon? Yung spirito. Kaya, yun naglalaban eh sa ating mga tao, mga Kristiyano. Amen? So, nasagot ba lahat? Gusto niya ba iba? Mayroon pa ako dito, mabilis lang. Ito yung mga naging discussion namin sa kanila. Okay? Ito yan, ha? Hindi yan. Ito na lang, yung huli. Yan. So, ito yung mga tanong ko. Ito yung tanong niya muna sa akin. Okay, nakita talaga yung pangalan, no? Okay, what is free will? Sinagot ko lang, siyempre, hindi ko na nasulat, pero free will, siyempre, malayang pagpapasya at kagustuhan. Ikaw nagpipili dyan, hindi ba? How would we use free will in salvation? Yun nga, sinabi ko, accept or reject. Wala naman sinabi iba, kasi nga, yun talaga yun eh. Hinayaan niya lang akong sumagot, pero hindi niya ako dinidibang. Okay? May abilidad ka ba? Sa kanila, wala, di ba? Sinabi ko, meron. O, pag sinabi niyang wala, sinabi meron eh. So, anyway, di niya ako inano doon. Inisa-isa lang to. Can we believe? Ganun pa rin. Meron tayong abilidad. Gumagawa ka ba ng mabuti? Siyempre. Hindi lagi. Pero gumagawa, dami. Okay? And then, if we reject gospel, is it bad? Siyempre. Hindi ko alam ba't niya tinanong yun. But anyway. Is free will we can exercise? Malabo yun. Pero pwede ka bang may free will? Siyempre, yes. Romans 3.12. Ano yun? Makalimutan ko na yan. Romans 3.12.
Okay. So, sinabi ko kasi gumagawa ako ng mabuti. Again, di lahat, ha? Bibigyan ka ngayon ng ganitong verse. Walang gumagawa ng mabuti. O, paano yan? So, again, sinasabi ko kanina na this is applicable pag pinag-usapan natin kaligtasan na sobrang bait mo, hindi ka gumagawa ng masama. Hindi ko pwede sabihin sa sarili ko yun. Okay? So, hindi ko pwede sabihin sa sarili ko at kahit kanino na hindi ako gumagawa ng kasamaan, ng kasalanan, kasi nga, yun ang totoo. So, yun ang ibig sabihin dito. But anyway, tingnan kung sinagot niya yan. Hindi niya sinagot yan. Ayan. Galing din yung mga tanong dito, pero na-explain ko na kanina yun. Yan, ito. Do you agree at one point in time of our life we are dead to sin? Yes. Kasi sinabi yun, yung pinag-aralan sa Romans yun, di ba? Dead to sin. Pero ang tanong, ano yung sabihin nun? Ang paliwanag nila is, wala kang magagawa kundi kasala. Hindi totoo yun. Ayan, marami yan eh. Ito, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Actually, pag tinag-aralan mo nga yan, baliktad dyan eh. Ang sinasabi nila, patay ka at lagi ka nagkakasala. Baliktad, sinasabi dyan, patay ka na sa kasalanan at hindi ka magkakasala. Yung parang kanina sa first John. Kasi dead in sin ka na eh. Pero ginagamit nila, ang paliwanag nila dyan is, wala kang gakayang gawing mabuti kasi patay ka nga eh. Patay ka nga eh. Patay ba? Nakagawa ng masama? Nakagawa ba ng mabuti? Spiritual yung patay na eh, pero nakagawa pa rin ng mabuti. Hindi naman patay yung kaluluwa ko tsaka yung katawa. So, yun yung sagot dun. Okay, ayan. So, yung sinabi ko na eh. No? What are the grounds of reality that God sees you that is power? Yeah, ito yung mga term nila eh. Is God a responder, reactive, or proactive? Ibig sabihin daw, ang Diyos ba ay gagawa lang siya pag may nakita na siya na ginawa mo? Atindihan niyo ba yun? So, naghihintay lang ba siya na, oy, gagawin niyo to, kaya magre-react ako? So, sagot ko doon is, in a way, may mga proactive siyang ginagawa kahit wala pa tayo, gumagawa na siya. Pero may mga bagay nga na, for example, tinanggap mo siya, eh, yung condition niya, siyempre gagawa siya according to that action na ginawa mo. Yes, yung sabi sa Bible eh. Ito na naman yung sabi ko kanina, sovereign, di ba? Ang tanong niya sa akin, sovereignty is limited. Limitado ba ang kamay ng Diyos? Limitado ba ang kayo sovereign? Ibig sabihin, hindi ba kaya niyang iligtas ang mga hindi ligtas? Kaya niya, pero may proseso nga. Kailangan ikaw itumanggap, makinig ka muna, manapalataya ka, hindi, maliligtas ka. Hindi ibig sabihin nun na limitado agad siya pag tinulungan mo yung Diyos eh. Tinulungan ko na, ito yung madalas na maganda example dyan eh. Kunwari, ririgalohan nga, di ba? Laging sinasabi sa inyo. Ririgalohan kita ng regalo. Pero kailangan mong tanggapin to. Ibig sabihin mo, nagtrabaho ka ba no pag tinanggap mo to? Eh, hiningi mo eh. Tinanggap mo eh. Di nagtrabaho. Iba yun. Hindi trabaho yung manghingi. Trabaho mo yung manghingi. Hindi, kahit anong definition ng trabaho, hindi mo pwede sabihin, uy, nagtrabaho siya, hiningi mo eh. Uy, tinanggap mo si Kristo, nagtrabaho ka. Hindi trabaho yung paghingi at pagtanggap. Andiyan na yun eh, nag-decide ka lang, tapos hindi trabaho yun. Kabaligtaran nga ng trabaho yun, di ba? Wala kang ginawa nun, basically. Pero nagtiwala ka sa Diyos. So, yun yung mga tanong niya sa akin. Last na to, ako naman yung nagtanong. Okay? Is free will free? Kasi meron ngang free will sa Bible, mga free will offering. Ibig sabihin, pwede mong i-offer, pwede hindi. Yun yun eh. Meaning in salvation, if God want us to go to hell, we can choose. Pwede ba nating, mga 80s, alam mo na yung mga loko-loko, di ba? Ayaw sa Diyos, minumura ang Diyos. Pwede ba yun na mapunta sa impyerno kahit pinili sila o na hindi sila pinili ng Diyos? Kasi nga, hindi ganun yun eh. So, yes pa rin, pero sabi niya, hindi free. So, merong free will, pero hindi free. Nakita niyo yung kanilang dinidescribe ko? Kinocontradict nila yung sarili na maniwala kasi hindi. Nung mga, at doon kami, misan, di ako makapaniwala. Ito ba? Ayan, no?
Eh, magaling naman yun. Matalino naman yun sa ibang bagay. Bakit ako sinasagot ng ganito? Kasi nga, dinigdig sa kanila to. Amen? Pag ganito ang tanong, ganito ang sagot. Pag ganito ang ano, banat, ganito ang sagot dyan. Walang pinagkaiba sa mga, yung mga Catholic din minsan, di ba? Sabihin, ba't ayaw umalis dyan? Dito ako namatay. Dito ako nabuhay. Dito ako mamatay. As if may sense ba yun? Eh, kung pinanganak ka sa mali, dyan ka na, hindi ka na maalis. Di ba? Di, basta dito ako pinanganak, dito ako mamatay. Ano tawag dito? Ano yung term doon? Ini-impose lang nila yung will nila. Ang pinag-usapan natin dito, tama at mali. Hindi mo impose yung... Mag-usapan natin kung tama mali. Mali ba o tama? Kung mali, ayaw mong baguhin? Kung mali, dapat baguhin mo. Regardless kung dyan ka na pinanganak o hindi, men. Kahit ako, pastor na ako. Kung mali pala yung baptist, ba't hindi ako magbabago? Di ba? So, maling-mali, anyway. Did God ordain some people to hell? Nakita niyo yan? Yun agad ang tanong ko. Kasi nga, ayoko nang ano eh. Patagalin pa to eh. Ang Diyos ba? Nakita niyo ba? Ang sagot niya, yes. So, yung kakilala ko namang isang Alvinist, hindi daw. Pero, parang ganun din. Yun nga, sasabi ng fatalism, ayaw nilang aminin na ang Diyos ang nag-ordain sa interno. Yung nasa langit lang, pinili ng Diyos yung pupunta sa langit. Eh, pumunta sa impyerno, hindi niya pinili. Eh, sino pumili nun? Nasundan niyo pa ba ako? Kunwari, ulitin ko ulit, ha? Ulit. Kasi sana makuha niyo ito, eh. Kunwari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaysa table, di ba? Sinong pumili ng pumunta sa langit, sa impyerno? Ang Diyos ba ang pumili? Kasi kung ang Diyos ang pumili, lahat kayo langit. Sinabi natin kanina ba, di ba? Kasi may ibang way ang kaligtasan at ang kapahamakan. May ibang na-involve. Yun nga yung kasalanan at yung pagsunod sa Diyos. Kaso nga, wala nakakasunod. Di ba? So, ibang paraan ngayon ng Diyos, manampalataya ka o hindi. Sino man may mili nun? E di ikaw. Di ba? Labo, sinabi sa akin talaga, yes! Sinulat ko na lang dito kasi nga, kasi nung siya nagbigay ng format eh, kaya siya magtanong ka muna. Mamaya na yung rebuttal, anyway. O, next na tanong ko, siya namili na papunta sa impyerno ngayon, ng tanong. I-define mo nga yung just and fair. Kasi napag-aralan natin kanina, di ba? Pag sinabing just and fair, tama ka. According sa reality, kung nagkasala, dapat may parusahan. Kung wala, dapat walang kaparusahan. Yung mga ganyan. Kung ang Diyos na namili sa impyerno nung pupunta sa impyerno, fair ba ang Diyos? Paki-define nga yung ano, yung fair na tsaka yung just na word. Ang sabi nga ganito, may ano siya, may fairness siya pero according sa kanya. Ano nga eh? Nakita niyo yun? Umiiwas sa tanong. Ang tinatanong ko sa'yo, i-define mo. Siya ang nag-define. Ano yung definition niya? Iikot-ikot lang sila doon. Siya ang nag-define. Siya nakakaalam. Alam mo ba? Hindi. Kung hindi mo alam, ano sinasabi mo? Umiikot-ikot ka lang dyan. Basically, wala kasi nasabi. Yung secret, naalala nyo kanina, di ba? Secret will, secret mystery. Doon ka papaikutin yan, bandang uli, wala sila actually. Ang tanong mo talaga yan, ba't ka naninindigan pa dyan? Anong ginagawa mo dyan? Okay? Ito, ganda yung tanong ko dito. Number 5. If all is determined in salvation, why preach with urgency? Sa Tagalog, kung namili na ang Diyos, matagal na, ito yung pupunta sa langit, ito yung pupunta sa impyerno, sa panahon natin ngayon, kailangan ba magsipag ba tayo? Kasi pinili na eh. Hindi ko sinabing kailangan ba tayo mag-preach, kasi obviously, kailangan mag-preach, pero gaganahan ba tayo? Parang talagang maawa tayo sa taong to? Na dapat maligtas to as much as possible, as early as possible, kung pinili na pala ng Diyos. Ang sagot niya, hindi kompleto yan. Pero parang sinasabi niya dyan is, ibig sabihin yun, kailangan urgent din. Kasi nga, privilehiyo mo na yon na mag-preach. Ha? Diba, nakikinig niya kahit sa mga Baptist eh. Eh, privilehiyo natin maglingkod. Ito tama naman. Pero bakit ka magiging urgent? Kung privilege lang yan, hindi kayong takot eh. Hindi kayong masipag. Tingnan niyo yung mga mayaman. Alam niyo siguro yan, nakakita ka ng mayaman na
gigising ng maaga para lang ano, para may makain, yung talagang mas makikiusap sa kung kaninong tao na bumili ka na, yung mayaman, ganyan lang yan. Kung makikiusap yan sa mga mas mayaman din, para ang pinag-usapan doon, malalaking pera na, pero hindi yan makikiusap. Hindi urgent sa kanila yun kasi yung pera nila sa bangko, ganun na lang. Hindi na maubos yun eh. So, ganun din sila ngayon. Eh kung... Actually, ito walang sense eh, di ba? Walang sense eh. Again, iniwasan yung actual na tanong na kung pwedeng maligtas to, pwedeng hindi. Yung totoong likod ng Diyos, nagmamalasakit ka dyan. Therefore, pipitch mo yan ng with urgency and with... haste and with love. Ayaw mo sila mapunta sa impyerno, basically. Pero kung iniisip mo na lang yung mapunta sa impyerno, ito, sa langit na, wala nang urgency. So again, parang tinuloy ko na lang to para ano eh. Actually, doon una pa lang, pwede ko nang pukpukin yun eh. Pero, yun nga, parang may nakaready na silang sagot, ganun ang ginawa sa kanila eh. Anyway, tinanong ko na ngayon kung ligtas ba siya. Bakit ko tinanong yun? Kasi, kung ligtas na siya, paano nangyari yun? Di ba paano ginagawa natin? When are you saved? Sabi niya, February 9, 2010. Tama ba to? 20 years old. Ah, 20 years old siya noon. 2010 siya naligtas. Sabi niya. Okay? Can you do good? Yun ang tanong ko. Yes. So, hindi ko na tinuloy kasi ligtas na daw siya. So, wala nang point, no? So, number 8, what is sovereign? Does it mean that you do everything your own? Kunwari, ikaw ay sovereign, lahat na gagawin mo sarili mo. Ewan ko bakit no siya dito. Siguro dahil sa tao, tao lang yung context ito eh. Define will, di ko nasulat yung sagot niya, pero malamang wala lang ano yun, kaya hindi ko sinulat. Can decide or not. Pero malala. Yan, ito yung proseso. Ano bang nauuna sa kaligtasan? Kasi sinasabi nila, bago ka daw maligtas, binabago ka muna ng Diyos. Kaya ka ngayon makakatanggap. Ganun din yun. Eh. Bakit hindi niya i-ready lahat ng tao? Diba? So basically, yung Diyos pa rin ang pumili. Kaya walang sagot dito. Yan. Ayun nga, tama o. Oh. Diba? Ito, actually, hindi ko na maalala lahat ng ano doon, pero maganda nga, buti sinulat ko. Sabi dito, ang tanong ko, anong basihan ng Diyos? Bakit niya pinili yung isa sa langit, ba't yung isa sa impyerno? Diba? Magandang tanong, diba? Ba't siya ang niligtas ito? Hindi. Sabi niya, tanong ko, arbitrary ba? Ibig sabihin, arbitrary yung yan, random. Okay? Ang sabi niya, can't be known, but can be manifested. Hindi mo malalaman. Pero makikita mo na lang. Paano mo nalaman? Hindi, paano mo nakita? Yan yung tanong. So, malalaman mo. Ang tanong, paano nga? So, again, iniiwasan nila yung actual na question. No, hindi nila sila sagot ng ano. Ang binabalik lang sa'yo yung mga ready answer na nila. Okay? Sabagay, ang katotohanan naman, nakaready rin yan eh. Pero kailangan natin alamin. Kasi ang ginawa nila, binigyan sila ng alternative logic. So, ang hirap, no? Last! Evidence for salvation, love for God, obey God, honor God. So, again, malabo yun. Kasi maganda yun. Pero ang tanong, gaano mo kamahal ang Diyos? Anong sinusunod mo? 100%? Ang labo, di ba? So, tapusin na natin on this note na basahin na ulit natin yung kanina para lang malinaw na sinabi ito ni Calvin at nag-persist tong kanyang aral at marami siyang niloko dito para lang ano ha, kasi ang napansin ko tinatanggi nila to pero ito yung nakalagay sa ano nila eh. Ulitin ko ha, ang ibig sabihin nila ng predestination ay ang Diyos ang namili. Sinabi eternal, talagang from the first hanggang sa dulo na yon, ang Diyos ang namili. By which He determined with Himself whatever He wished to happen with regard to every man
All are not created on equal terms, but some are preordained to eternal life, others to eternal damnation. Ibig sabihin talaga nga pinili niya na mapunta sa impyerno. So I hope hindi tayo may victim nila. Amen. At kaya nga inalam natin to, may ano din tayo, alam natin, pwede nating harangin, pwede natin silang expose, pwede natin silang kalabanin. Okay, yung aral lang ha, wag personal away ha. Hindi ako nang-aaway ng Calvinist. Inaano ko lang yung turo nila, tapos ina-expose ko hanggang pare. Amen? So, question ba? Masquat pa lang eh. Merenda ulit. Wala nang merenda. Bus na. Question? Okay, wala na. Sige, let's pray na. Ha? Kanta, wala tayong kanta ngayon eh. Pwede rin, siguro. Ito, gusto talaga ang kanta nito eh. Sige, let's pray Lord. Maraming salamat sa tapos namin Panginoon. We pray na simple lang ito Lord, na diktik namin na nilinaw ang errors Panginoon ng Calvinism Lord, itanggi man nila ito, hindi. Ay kailangan namin deal to dahil hindi namin matatanggi rin na marami pong nasisira dito, marami pong naluloko. So I pray na hindi namin ito hindi lightly Panginoon, ito ay isang bagay Panginoon na dapat din namin panalo, isang gera na dapat din panalo. We pray na mawala na po itong influence na ito Lord, at least ma-lessen or marami po Panginoon maging matalino, especially mga Baptist Panginoon. We pray na kayo po ikilo sa amin material nito Lord, ay na-record din naman sana pang maayos Panginoon, ito ay maging reference din namin. And yun po, mga lesson lang, especially sa aming personal life, yung mga excuses na binibigyan, napakarami Panginoon even baligtad. So we pray na hindi kayo may influensya nito Lord, at bagkos ang kabaligtaran Panginoon, yung dapat maging effect sa amin ay maging masipag kami, mag-solving kung di pa kami marunong Panginoon, at sumama, sumuporta Panginoon sa gawain, solving. And then, ganun din po Lord sa pag-aaral ng salita, Panginoon. So, ipong malalati. In Jesus' name we pray.